dito si... So, magaling ka pa rin host na. Na-miss ka ng madlang mga kapibibi, kapamilya. So, what do you do now? Sabi mo nga, parang isa sa mga pinagkakaabalan mo ang Kumu, di ba? Yes, so I'm not really visible sa TV, but I'm super active sa social media and of course Kumu. So, I've been doing Kumu for 2.5 years, almost 3 years now. And we're celebrating our 5th anniversary. I stream live, I have a show every Mondays and every Tuesday na kami. Tapos we get to interview mga artista, sports enthusiasts, mga athletes, streamers. So dati na yung show namin. I had the show with Melissa Ricks and Aramina on Kumu in 2021. And after that, after 4 seasons, natapos yon. So, ngayon... Talagang set to. Parang set na parang, or parang you do it on your own, or parang... You do it on the app. So there's like squares there. So I do it from home. And then Ara's in her home, Melissa's in her home. And we have a show kasi diba bawal lumabas dati. Bawal lumabas. So, nandun lang kami sa bahay, but we were able to put on a show. And because of Kumu. So, ayun, we did that for 8 months. And then after that, they ended in contract. And then I had my own show, which was Bahay ni Kumu Level Up. And it's still there for 3 seasons now. Dati ano lang siya, part of PBB. So, PBB was on Kumu. So, kami yung parang show na kung saan mga nakukunti yung mga evicted. Magigyan sa amin, kami mag-interview. Ah, okay, so, okay. Tapos yung PBB season 1, na-extend kami na to our own... Season 1. Natapos yung PBB na first time sa Kumu, na-extend pa kami, nag-branch out pa kami na hindi lang PBB evictees, pati mga ibang artista na nasa Kumu or kahit wala sa Kumu. So we would guest them, like si Donnie Pangilinan, BGYO, Beanie, a lot of people that yung hindi pa talaga nagtitaping nung time na yun. Kahit nagtitaping, nag-guest kami sa show. So, ngayon, what do you do now? Solo? I have that show. I'm hosting that show. Tinuloy mo, parang ganun. Clear ko lang, hindi ka parang content creator sa Kumu. Ikaw ay hired sa Kumu. I am a host, yes. Okay. But I also stream on my own. Okay. Anong content mo as content creator? Mas interesado kami sa content mo. Oh my God, I sing! So aside from hosting a show produced by Kumu, which I pitched, I have to say this because I'm so proud of this show. Kasi nung ending na yung Mommy's Squad, and I heard that BBB was gonna be on Kumu, I had an idea na parang, okay, I'm on Kumu as first batch, and PBB's here, and I'm also a streamer on Kumu, so nag-pitch ako kay Sir James, and Sir James, I have this great idea, why don't we create a show with me in it, and another host na streamer din, to see yung side ng PBB from me, interviewing the evictees, tapos side ng streamer, para ma-promote din natin yung mga streamers on Kumu. So, he got the idea, and the show's been here for like, 3 seasons na, 8 months to 1 year each. So, kailan ka nag-start ng pitch, which was... 2021. Ha, matagal-tagal na rin yung show mo. How many subscribers do you have? Ay, followers. Followers on Kumu? Oo. You forgot? I forgot na how many I have, but our viewers, nag 150,000 kami. Concurrent. Yan yung pinakamarami namin. We hold, our show holds the record sa community channel. Memorable interviews mo. Sino hindi mo malilimutang ano, 5 years, matagal-tagal na yun, di ba? Kasi dinami-dami nung na-interview mo. Pero kami, mga 3 years pa lang kami, so yun ang mga ganyan. Memorable interview ko siguro with BGYO because they're so humble. I like Donnie's also. Donnie's was really nice too. Kasi when you look at Donnie... Ang laki na ni Donnie ngayon, di ba? Bongga. But when we interviewed him, he was doing his into her na. Super bongga na niya talaga. And then, pumayag siya sa amin, no TF, just diamonds. Yung mga magbabagsak. And then, ang dami niyang diamonds, at the end of the show, sabi niya, you can have it, just donate it to any charity. Wow! So, ganun siya kabait. So, we donated it to a charity. Kasi ang dami niyang diamonds. Ang marami siyang diamonds. Donnie Pangilinan eh. So interview, we have a lot of memorable ones. BGYO is super down to earth. Donnie was down to earth. When I was doing Mommy Squad, we interviewed Michael V. Super bait. Kasi I worked with him before sa GMA. So we did the show together. So nung nag-guest namin siya, bait. Super bait. So, na-miss mo rin bang
lumabas sa TV, gumawa ng pelikula, di ba? May mga ganun ba? Kasi parang, siyempre, na-miss ka rin ng mga fans mo, di ba? Parang on TV, ha? Not, lagi ano. Nila akong tinatanong pag nagsustream ako na mag-isa, na hindi yung show. Kasi when I stream by myself, I sing. And the most requested one is magmahal muli. Ay, So, I would sing that, and nakaka-nostalgic effect sa kanila. And they're all like, kailan ka babalik, kailan ka magsisog. Ako naman, I'm so happy that ABS still calls me for those roles. Magaganda yung role talaga, as in, maganda yung show. Kasi lang, yung two kids ko, at the time ng pandemic, parang-praning talaga. Hindi talaga ako lumalabas. So, because of your kids, di ba? Kasi ngayon, they're in school now. So ngayon, siguro if they would call me and it's a good role, tapos okay sa schedule ng mga kids, I would do it. Balik ka na. Kasi I think it's time na naman. I have a 4-year-old and an 8-year-old and lapit lang natin. We moved to Laguna. So yun lang yung struggle. Kasi ngayon, maraming people are calling for guest things and yung mga short roles. Kasi lang yung schedule sa Laguna. So I'm trying to weigh things. But ako, I'm so honored that they still remember me after these years. Now may role na social, ganyan. Magandang role to, ganyan. So parang ako, perfect yung role, but yung schedule lang talaga. But of course, I'm still open. But I'm also having fun with Kumu kasi Kumu, you just get to do all of this at home. I just want, yung gusto ko lang naman is I just want to be a host. And I get to be a host on Kumu. And kapag matayo ng gas. So, tapos, say, kumbaga, sa pagbabalik mo, meron ka bang mga minimiti na makasama sa pagbabalik mo? I mean, yung mga, syempre, tagal mong nawala sa showbiz, yung mga new generation, aside from Donnie, aside from Belle, di ba? Sino yung mga gusto mong pang makasama? Gusto kong makasama? Sa isang show or sa isang movie, if given a chance? Gusto kong makasama yung mga BBB brothers and ko, oo nga, no? Malabas lang. Kasi alam mo, wala pa kaming reunion talaga. Na, dati kasi yung pre-pandemic, pag may season, sasayaw kami sa ASAP. And dun ko nakikilala yung mga bago. So ngayon, hindi ko pa sila masyadong nakikilala. Pag nai-interview, yung pag nai-evict lang, dun ko lang sila nai-interview. Ang gusto ko makasama talaga ngayon, of course, Kim. So, they called me for her show, the Amazon Prime one. Ah, wow! The Ukay Queen. The Ukay one, yeah, part of the group sa office. And it was such a good role, but I was... Sayang, no? I was going to Japan then. So sabi ko, I wanna do it, but can I do it when I come back? And sabi, no, I'm not saying. Pinabili na namin yung tickets namin. So 2 weeks yun. So parang sabi ko, hindi ko maano. So I guess it's not for me. So, next siguro, mga susunod. Marami pa rin. Meme. Kasi never ko pa na meet si Meme. Para pa show type ka naman. Oo, pa show type ako. Mag-host ka na. Hindi, gusto ko sila kasi ayos sa pinapanood. So, yun. Mm-hmm. So, tapos, speaking of pagmahal muli, kamusta? May communication ka pa ba with Sam? Sam, oo. Yeah, she texted me every day, happy birthday. So, my birthday the other day. Happy birthday. And then, hindi ako sure, pero I think ako na nakakausap niya sa season 1. Oo nga eh. So it's, at least you have still communication, di ba? Pero pag-busy siya, nakakalimutan niya mga friends niya. Wow, ganun ba? Nagtatampo ka ba? Oo, nagtatampo ako. Kasi minsan, pag walang love life, palagi nag-a-update yan. Pero pag may love life, ano ka na, huyo ka na talaga. Wow. Yung pa naman itatanong ko sa'yo, so are you happy with Sam and with her, with this Catriona? Girlfriend, Catriona? I haven't met her in person, but I met her on WhatsApp kasi tinawagan ako ni Sam. And then, pre-pandemic pa lang, he was already telling me about her naman. So I knew, and then before nila inamin, alam na namin yung lahat. And so I'm so happy for him because he's been, bako nung masabi. Oh ma. Kasi kilala mo ako sa program. Correct. I'm so happy for him that he found someone to spend the rest of his life with because kami ni Pratt is married with kids. I'm married with kids. And dati nung single siya, kayo first love team eh. Saka naiingit siya sa amin na meron na kaming family. So finally, meron siyang someone na nag-propose na siya. So we're
truly happy. And I think Freddy also nagtatampag pag hindi nagpapakita si Sam, ha? So gusto mo na rin ikasal ang kaibigan mong si Sam? I think it's a bug time. Tsaka matanda na siya, no? Matanda na siya kasi tanda na niya kami. Pero as a friend ba, boto ka kay Catriona? Oh, kahit naman. Di mo siya na... Kasi kailangan niyang crush yun. Mm-hmm. So sinasabi niya sa'yo, even before. Matagatan niyang crush yun, yung prayer pa sila. May mga advices ka ba sa kanya? Sa kanyang, kung sakaling lulugar na siya sa tamang ano partner in life? Advice? Advice ko sa kanya? Minsan lang, ito na, di ba sabi natin dati, huwag hanapin ang pag-ibig, ito'y darating sa'yo. So Sam, dumating na yung pag-ibig mo. So hawakan mo na yan, nurture it, and never let her go. Wow. And of course, please invite them sa Kumu show mo. Guys, it's Kumu's 5th anniversary, Kumu 5. Please download the Kumu app if you haven't already. And guys, please watch my show, Bahay ni Kumu Level Up. Every Tuesday na po kami. Dati Monday kami, 8 p.m. Pero because we are in support of Drag Race PH, lahat ng mga magsasashay at yung matatanggal, may evict, mai-interview namin sa show. Exclusive yan. So every Tuesday na po muna kami sa Kumu app. I think 8 or 9 p.m. kami. Nabaka nyo, lahat. Exclusive namin silang mai-interview. So go, 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 mga Drag Race PH Season 2 fans. Bye, Carlito! Happy birthday! So ayun. So please download the app right now. Watch me sa mga nakakamiss sa akin. So buhay po ako. Watch out sa aking mga gagawing pelikula. Oh, na-miss ka yung acting mo, di ba? Pero message na yung babalikan.